mga lalaki. Huwag na mag-deny kasi may pruweba na nga, di ba? Hi mga moms! Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong blessings na naman. So for today's vlog, gagawa ako ng Q&A portion. So nag-post ako sa my day ko sa Messenger and sa Facebook na questions. And may mga ilang friends na nakisama sa akin. So ayan, let's get started. First na nagtanong is si Roslyn Lianeta. Shout out sa your friend. So sabi niya sa akin, dapat ba ang ex ay kinakausap pa o kinakaibigan pa? Oh my God! So para sa akin, okay lang naman na maging kaibigan mo yung ex. Okay lang naman maging kaibigan yung ex and okay lang naman makausap. At least sa pagiging magkaibigan, doon mapuprove kung talagang nakamove on na sila. Pero okay lang naman din yung kinakausap. Pero at least dapat alam nila yung limitasyon nila at alam nila na may jowa sila. Halimbawa, may jowa ka na. Tapos, nakikipag-usap ko sa mga ex mo or nakikipagkaibigan ka, okay lang naman sana yun. Huwag lang lumampas dun yung limitation mo, yung huwag lang yung kahit tawagan nyo nung mag-jowa pa kayo, ginagamit nyo pa hanggang ngayon, mali na yun, best. Kasi, may jowa ka na at ex mo na yun, hindi na yun tama. Okay? So, ayan. Next is si Juliana Asagra. Shout out sa you, girl, napakaganda mo. So ang tanong niya is, what is your first impression to me noong unang pasukan? To be honest, ang first impression ko talaga sa you is mataray ka, ganun. Hindi ka kwela, ganun. Pero nung nagtagal-tagal, naging close na tayo. Should I say, hindi naman talaga totally close, pero nagiging close na rin. Kasi sa mga grouping, sa school, sa mga dance-dance, magkasundo tayo, ganon. Mas na-realize ko na mabait ka, kwela ka, napaka-kalog mong babae, and stay lang sa ganyang attitude, and sana mas humaba yung friendship natin and kasi magkakasama tayo sa isang school and sa isang room. Yun lang, fight lang. Next is si Shekinah Rain Coloma. Hi ate, bakit ka po na-inspire mag-vlog? Na-inspire ako mag-vlog kasi I just want to share my gusto ko lang i-share yung mga tumatakbo sa aking isipan. Ang dami-dami kasi tumatakbo sa isipan ko. Wala akong mapagsabihan. Kaya naisipan ko mag-vlog na lang ako. Lalo na yung mga tips-tips about sa ganito, ganyan. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga happiness na nangyayari sa buhay ko. And after nitong quarantine to, pagka meron ng time, i-share ko na sa inyo ko ano yung mga ginagawa ko sa labas. And sana kayo na i-inspire kayo sa mga pinagsasabi ko. Yun. Next is si Michelle Lorelia. Shout out sa iyo and i-follow niyo siya sa YouTube channel niya. Ito yung question niya. Bakit palagi mo inaahon ang MM1A sa mga problema? Masasabi ko lang is, hindi ko naman talaga siya inaahon sa problema. Kumbaga, parang nire-resolvehan ko lang muna. At least kapag kaya kong resolvehan, ginagawa ko. Pero pag hindi ko kaya, edi humihingi na rin ako ng tulong sa inyo. Pag kailangan, kasi ako talaga yung tipo ng, halimbawa may problema sa isang room. Hindi ko talaga matiis na hindi ako kumilos kahit sabihin ko na, ay bahala na kayo, bahala na, ako na naman, ganito, ganyan. Parang hindi ko talaga kaya yung hindi ako kikilos. Kaya as long as na kaya kong tumulong, tinutulungan ko yung bawat isa sa atin. Halimbawa may humihingi ng advice, tulong, or something na kayang-kaya ko talaga. Hanggat kaya ko, ibibigay ko. Hanggat meron ako, magbibigay ako. Hanggat totoo sa akin yung mga taong nakakasalamuha ko, tutulong ako. Yun. Next is si Ching Balyaran.
Ito naman yung question niya. Anong masasabi mo tungkol sa babae na laging naghihinala sa'yo? Ganyan din ako. Lagi ako naghihinala. Ang masasabi ko lang sa mga babaeng ganyan is, maghinala kayo kapag may proof kayo. Kung may proof naman talaga, tapos naghihinala kayo. Kasi ganyan, kasi ganito ang mga babae. Pag nagduda sila, or pag naghihinala na sila, may ibig sabihin may pruweba na sila, pero may ilang babae talaga na nagdududa sila pero wala talaga silang proof. And ang masasabi ko lang naman dun is, iwasan niyo yung pagdududa at paghihinala kung wala naman kayong proof, okay? Pero kung may pruweba naman kayo, kayo namang mga lalaki, huwag na mag-deny kasi may pruweba na nga, di ba? Oh my God! Lalo na sa mga chat, lalo na kung alam niyo yung account ng isa't isa, wag na best, wag ka nang mag wag mo nang i-defend yung sarili mo kung meron naman talagang pruweba o pruweba, okay? So next naman is si Pauline May Coralde. Anong may papayo mo sa mga student na maagang nagkaroon ng baby? Ang may papayo ko lang sa kanila is gawin nila yung time management na sinasabi. Yung time management kasi is super importante. Pero minsan kasi, hindi mo na masusunod yung time management. Kung halimbawa, may school projects ka, tapos hindi mo maalagaan yung baby mo. Kung ganun lang naman is, halimbawa, may baby ka. Tapos, gawin mo muna yung mga ginagawa mo sa baby mo. Halimbawa, magpapaligo ka, magpapakain ka, magpapadedi ka, magbibihis ka, or makikipaglaro ka sa kanya kasi kailangan mo ng ganong time, kumbaga quality time. Kapag tulog na yung bata, saka ka gumawa ng mga school projects mo, school homeworks mo, or mga bagay-bagay na ganon. Para naman hindi ka masyadong mahirapan. Kapag tulog na yung bata, saka ka mag-alaga. Kung halimbawa naman nasa school ka, ibilin mo muna siya sa parents mo or sa mapagkakatiwalaan mo. Tapos, pag halimbawa, tapos na yung klase, wala ka naman ang gagawin sa labas, huwag ka na gumala, huwag ka nang gala ng gala kasi yung time mo, ibibigay mo na sa baby mo. Kailangan mong mas tutukan yung anak mo kesa sa mga gala. Kasi pag lumaki yung anak mo, pwede ka nang gumala, isama mo siya kahit saan ka pumunta, di ba? Yun lang yung may advice ko. Time management is the best. Next naman is si Samuel Ivan Porte. Pinsan ko to. Shout out sa'yo. Follow niyo siya sa TikTok account niya. Ilalagay ko dito. So sabi niya, so ito yung tanong. Kung ikaw ang makakaimbento ng gamot sa COVID-19 at ikaw ang makakadiskubre ng gamot na iyon, saan mo gagamitin ang paubayang ibibigay sa'yo? Ang haba ng question na, tapos napaka-imposible na makaimbento ako. Pero kung halimbawa makakaimbento ako ng ganong gamot, is, anong tawag dito? Ang gagawin ko sa pera is, bibili ako ng lupa, ganon. Tapos, yung tira is, ilalagay ko sa bangko, gagawa ako ng bank account, tapos ilalagay ko doon. Bibili ako ng lupa kasi habang tumatagal yung lupa, nagmamahal, di ba? Habang tumatagal yung panahon, nagmamahal yung mga lupa. Sana all minamahal, di ba? As long as may pera ka, tapos kung gusto mong mas makaipon ka and someday, may halimbawa gusto mong ibenta, edi may pera ka na. Di, bumili ka ng lupa, ganun. Para naman at least, may makita ka sa perang, halimbawa sa ganun nga, na ibigay kunwari sa paubayan ganun. And siguro ipapashare ko si Mama, si Papa, si Zia sa kahit saang lugar. Basta may pera, ganun. Tapos gagamitin ko naman siya sa
sa tuition kung sakali, di ba? Edmond Fidelino, kuya, shoutout sa'yo. Pinahihirapan ako sa question. Sabi niya, anong nauna, manok o itlog? Ano sa tingin niyo, guys? Para sa akin, ano eh, manok. Kasi pag walang manok, walang itlog, di ba? Pero sa iba naman, kung wala namang itlog, wala namang manok. So, anong nauna? Kayo nga guys, comment down below para masagot ko na to. So, ayan, dito ko natatapusin yung vlog and sana nag-enjoy kayo. And dun nga pala sa dalawang nagpapatamaan, sorry po, napag-utusan lamang ako. And sana po nasagot ko po lahat ng questions na naibigay niyo sa akin. And don't forget to subscribe, like, comment, share this video. And sana nag-enjoy kayong lahat. And stay positive, stay healthy, and stay at home hanggat maaari. And sana after nitong quarantine, sana may apply pa rin yung social distancing kasi alam na natin, di ba? So ayan, yun lang. Be good. Bye-bye. You are my favorite. Telling girls that since